Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Aklan. Ito po ang kwento. Lahat naman siguro tayo ay nagdaan sa pagiging bata. Yung tipong wala kang ganong iniisip at panay laro lamang ang inatupag. At kasama sa alaala ng ating kabataan ay ang ating mga naging kalaro. Sila yung mga kababata mo. Maaaring kapitbahay, kaklase, o kamag-anak o simpleng kalaro. Nung nasa elementarya pa lamang ako, isa probinsya pa kami nakatiran. Taga-Aklan kami sa may Ibahay. At doon ako nag-elementarya. Meron akong naging kaklase noon na nagkataon na kabaryo din namin. Bagamat ang mga bahay noon sa probinsya ay layo-layo, ay maituturing namin silang kapitbahay. Siya si Ningning. Bilang batang paslit pa ako noon, ay wala akong pinipiling kalaro noon. Kahit sino basta pwede kong makalaro. Pwede kong makalaro sa habulan, taguan, o kahit ano pang larong pambata. Bagamat marami din naman akong kalaro, ay napapansin kong bibihira ang lumalapit kay Ningning o nakikipaglaro. Lalo na sa aking mga kaklase. Isang araw nun at uwian na nun. Mula sa aming paaralan ay naisipan muna naming maglaro ng mga kaklase ko bago umuwi. Habulan, yun ang lalaroin namin at madaming sumali sa aming mga kaklase. Maya-maya ay sumali na din si Ningning sa amin. Pagkasali ni Ningning, ay biglang nagbulong-bulungan ang iba namin kaklase. Ang iba ay umayaw na sa habulan at nagsipag-uwian na. Subalit ako, at ang ilan sa aming mga kaklase ay nagpatuloy lamang. Hanggang sa iilan-ilan na lamang kami ang naglalaro. Hanggang sa dalawa na lamang kami ni Ningning ang natira. Nung dadalawa na lamang kami, ay nagsabi na rin ako na ayawan na. Dahil wala nang gustong maglaro eh. Matapos yun ay umuwi na rin kami. Simula nung araw na yun, ay lagi ko nang nakakalaro si Ningning. At tuwing makakalaro ko si Ningning, ay umiiwas na din ang iba namin mga kaklase. Minsan, habang pauwi, ay tinanong ako ng isa kong kaklase, si Goryo. Baldo, bakit ka nakikipaglaro kay Ningning? Tanong sa akin ni Goryo. Ano naman? Bati naman kami. Sagot ko naman. Di mo ba alam? Sinabi niya sa akin dati na aswang daw sila. Oo, yun yung sabi niya sa akin. Sabi pa sa akin ni Goryo. Ha? Wala naman siyang sinasabi sa akin ah.
Sagot ko naman kay Goryo. Lagot ka. Kapag ikaw kinain ng pamilya niyan, kakainin nila yung atay mo, saka puso mo. Sabi pa sa akin ni Goryo na may halong pananakot. Ako naman inatakot, pero hindi kasi ako madaling maniwala sa mga sabi-sabi. Kahit nung bata pa ako. Kaya nung magkita muli kami ni Ningning, kaagad ko siyang tinanong. Ningning, ang sabi ni Goryo, aswang ka daw. Totoo ba yun? Ang tanong ko kaagad kay Ningning. Hindi naman ako aswang. Ang pamilya ko yun. Sila lolo. Nakita ako kasi siya. Nakita ako. Parang aswang siya. Sabi pa ni Ningning. Ah, akala ko naman ikaw eh. Sinungaling talaga to si Goryo. Buti na lang tinanong kita. Ang sagot ko pa. Sa aking musmus na isipan, wala akong nakikitang masama o kahit man ang takot na makipaglaro kay Ningning. Kaya nagpatuloy pa sa pagkwento si Ningning. Oo, minsan nakita ko nga si Lolo. Meron kasing kwarto dun sa bahay namin. Hindi niya kami pinapapasok dun sa kwarto na yun. Gusto mo puntahan natin? Sama ka sa bahay namin. Pag-aalok pa ni Ningning sa akin, na agad ko naman sinang-ayunan. Madalas, kapag walang ginagawa, doon kami sa bakuran nila malapit naglalaro. Kaya hindi na bago sa akin ang pumunta kina Ningning. Pero hindi pa ako nakakapasok ng bahay nila. Sa baryo namin, isa ang pamilya ni Ningning na may tuturing na may kaya sa buhay. Merong dalawang palapag ang kanilang pamamahay. Ang ibabang bahagi ay may parang tinda-tindahan. At ang kanilang bahay ay nasa gawing itaas. At kilala din ang nanay niya sa amin na bilang nagpapaanak ng mga buntis. Iyon ang aking nalalaman nung bata pa lamang ako. At madalas, kapag pumupunta ako kina Ningning, ay hindi alam ng mga magulang ko. Dahil kadalasan, ang alam lang nila ay sa ilog lang ako naglalaro at nanguhuli ng isda. At kagaya ng napagkasunduan namin, ay pumunta kami kina Ningning ng isang Sabado. Naglalaro lamang kami nun sa labas ng bakuran nila. Nang bigla akong ayain ni Ningning na pumasok sa kanilang bahay. Nung mga sandaling yun, ay parang walang ibang tao sa kanila. Maliban lang sa aming dalawa. Tihamak na mas malaki ang bahay nila Ningning kaysa sa amin. Pagkapasok ko pa lamang, napansin ko agad ang napakasangsang na amoy. Sanay naman ako sa mga malalansang amoy. Dahil bata pa lamang ako, marunong na akong maglinis ng isda. Pero ibang amoy na to. Iba ang taglay na sangsang ng amoy na to. Nanunuot sa aking pang-amoy. Ano yung amoy na yun? Bakit ang baho dito sa inyo? Tanong ko kay Ningning. Yan mo lang yun. Mga bagong isda lang yun ni Lolo. Nakalagay dun oh. Turo pa ni Ningning na sa pakiwari ko ay sa kanilang kusina. Pagkatingin ko ay nakakita ako ng mga banga. Napakaraming banga. Mga malalaking klase ng banga.
na parang lagayan ng tubig ang mga naroroon. At mga nakatakip ito ng maigi. Sa tingin ko, ay higit sa 10 malalaking banga ang naroroon sa kanilang kusina. Ang dami nyo palang banga. Anong ginagawa nyo dyan? Tanong ko pa kay Ningning. Ah, yan yung ginamos na ginagawa ni Lolo. Minsan, dyan ko siya nakikita na may tinataddad. Tapos, dyan niya nilalagay sa banga. Tapos iniipon niya dyan eh. Sagot naman sa akin ni Ningning. Eh bakit iba yung amoy? Yung bagong isda namin, iba yung amoy eh. Sagot ko pa. Eh syempre, mas masarap kasi yan, kaya iba yung amoy. Sagot naman ni Ningning. Ah, kaya pala ganun yung amoy. Sagot ko pa. Bukod sa masangsang na amoy, at hindi pang karaniwang dami ng banga ng lolo niya, ay wala naman na akong nakitang kakaiba dun sa bahay nila. Maya-maya pa, ay inaya na ako ni Ningning sa taas ng kanilang bahay. Umakyat kami sa hagdanan. Pagkaakyat, ay bumungad sa akin ang isang altar. Kagaya din ng ibang bahay, ay meron silang altar. May mga imahe din. Kaya napatanong ako muli kay Ningning. Kala ko ba, aswang lulo mo, eh bakit meron kayong altar? Tanong ko kay Ningning. Hindi ko alam. Basta may altar dyan eh. Saka may isa pang altar dito. Sagot naman ni Ningning. Pero hindi ganyan ang itsura. Iba. Sabi pa ni Ningning. Tara, tingnan natin. Sabi ko naman. Sige, kaya lang huwag ka maingay ha. Kasi pinagbabawalan kami ni Lolo na pumunta dun eh. Sabi pa ni Ningning. Ang ikalawang palapag nila ay dihamak na malaki din. At meron itong mga kwarto. Hindi ko alam kung ilan ang eksaktong bilang ng kwarto nila. Pero naglakad lang kami papunta sa dulo ng ikalawang palapag at tumigil sa pinakadulong kwarto. Pagkadating sa dulo, ay bahagyang itinulak ni Ningning ang pinto dun. Ngunit nakasarado ito. Ang mga bahay nun ay hindi pa dekandado ang mga pintuan. Iba pa ang pangsara ng pintuan ng mga bahay nun. Hindi pa uso yung doorknob nun sa probinsya. Kaya nung mga sandaling yun, nung tinutulak niya, eh naisip ko na baka magalit yung lolo niya. Baka magalit yung lolo mo nito? Tanong ko kay Ningning. Eh, wala naman sila lolo eh. Saka titingnan lang naman natin. Eh, papakita ako lang sa'yo. Ayaw mo kasing maniwala eh. Sabi pa sa akin ni Ningning. Kaya naghanap kami ng maliit na kahoy. Yung maliit lamang na maaaring isuot sa pagitan ng pinto. At matibay-tibay na pwedeng ipangsungkit sa nakaharang na kahoy sa likod nun. Makalipas ang ilang minuto sa paghahanap, ay nakahanap din kami. Kaagad-agad, ay binalikan namin ang pintuan na yon sa ikalawang palapag ng bahay nila Ningning. At dali-daling isinuot ni Ningning ang maliit na kahoy sa pagitan ng pinto at dingding. Ngunit masyadong maliit ang pagitan ng pinto na to. Halos hindi magkasya ang nakuha ni Ningning na maliit na kahoy. Buti na lamang at may nakuha pa akong maliit na kahoy pa na reserba. Mas maliit itong kahoy na to.
mas manipis kesa sa nakuha ni Ningning. At sinubukan muling isuot ni Ningning ang maliit na kahoy sa pagitan ng pintuan at ng dingding. Sa pagkakataong ito, inakalusot ito. At dahan-dahan pang itinaas ni Ningning ang maliit na kahoy para maitulak ang nakaharang sa likod ng pinto. Ngunit medyo matigas ang nakaharang sa likod ng pinto. At baka maputol ang maliit na kahoy. Ang tahimik namin ng mga sandaling yun. Inaantabayanan namin kung mabubukas ba yung pintuan. Nang ilang saglit pa, ay tila naalis na ang harang sa likod ng pintuan. Kaya muntik na akong mapasigaw sa tuwa. Ngunit kaagad-agad na nagmestra si Ningning na tahimik lang at huwag maglikha ng ingay. Kaya kaagad-agad kong tinakpan ang aking bibig para hindi makalikha ng ingay. Dahan-dahan ay itinulak ni Ningning ang pintuan. Bahagyang bumukas ito. Kasabay nun ay ang pagtindi ng masangsang na amoy. Kung kanina ay nakakaamoy na ako ng ganitong kasangsang, pagkabukas ng pinto ay parang tumindi pa ang amoy nito. Pagkabukas ng pinto ay bumungad sa amin ay ang madilim na kwarto. Parang wala akong masyadong naaninagan. Kaya binukas pa namin ang pintuan ng tuluyan. At saka pa lamang namin nasilayan ang kwarto. Mayroon itong parang altar sa loob. Ngunit kakaiba ang mga nakalagay dito. May mga iba't ibang bote na parang may mga laman na langis na hindi ko maintindihan. Sa gawing itaas pa ng altar ay may nakasulat na iba't ibang letra. Nang subukan kong basahin ay hindi ko naman magawa dahil hindi ko maintindihan ang mga nakasulat dito. Parang ibang salita. Hindi Ingles, hindi din Tagalog, hindi rin Kinaraya. Ngunit ang pagkakasulat niya ay hindi magandang malalaking letra. Yung parang isinulat lang na parang nagmamadali. Bukod pa dun, ay may mga itim na bagay akong nakita. Mga itim na tela na nakapatong ang maliliit na bote. Nang parang may mga langs din. At meron din mga pulang panyo. At may mga nakasabit pa na kung ano-anong bagay na kakaiba na hindi ko maintindihan. At sa bandang dulo ng kwarto ay may isa pang banga. Malaking banga rin ito. Nasa gawing duluhan na ito ng silid. At kagaya ng ibang mong nakita akong banga, ang bangang ito ay saradong sarado rin. Ngunit habang papalapit kami dun sa banga na yun, ay kakaiba ang lansa na naaamoy ko sa loob ng silid na ito. Kaya napatanong ako kay Ningning muli, "Bakit may banga rin dito?" Tanong ko. "Eh kasi nga gumagawa si Lolo ng bagong isda," sagot ni Ningning. Nang bigla kaming nakarinig ng mga yabag mula sa hagdan. Paakyat ito na parang nagmamadali. Kaya bigla kaming nagkatinginan ni Ningning at bakas na bakas sa aming mga mukha ang pagkagulat at pagkataranta dahil ng mga sandaling yun ay nasa loob pa rin kami ng kwarto ng lolo ni Ningning.
kagad-agad kaming lumabas sa pinto. Pagkalabas namin, ay nakatayo na ang lolo ni Ning sa aming harapan. Ang sama ng tingin niya ito sa aming dalawa. Kaya wala na akong nagawa kundi mapayuko na lamang. Iniisip ko na ang sinabi ni Ning Ning. Naaswang ang lolo niya. At muli kong naalala yung sinabi ni Goryo. Na baka sa galit nito ay kainin na ako at hindi na ako makauwi sa amin. Maya-maya pa ay nagsalita ang lolo ni Ning Ning. Huwag kayong maglalaro dito. Bawal ang bata dito sa kwarto. Sabi pa ng lolo ni Ning Ning. Doon lang kayo sa baba. Pwede kayong maglaro, wag lang dito sa kwarto. Taliwas sa inaasahan ko, ay mabait ang lolo ni Ning Ning sa amin. Bagamat pinagalitan kami, ay hindi ito nagpakita ng kahit anong kagaspangan ng ugali. Kaya kagad-agad ay lumabas kami ng bahay. At habang naglalaro, ay nasabi ko kay Ning Ning, "Kala ko ba aswang yung lolo mo? Parang hindi naman." Sabi ko pa, "Eh, totoo naman eh. Pero mabait naman talaga si lolo. Pero totoo din na aswang siya. At aswang yung pamilya namin." Sabi pa ni Ning Ning. Noong mga panahon na yun, ay madalas na ako naglalaro ng kina Ning Ning. At parang normal na lang sa mga lolo ni Ning Ning na ando doon ako. Bukod sa masangsang na amoy, eh wala naman na akong napapansin kakaiba. Siguro marahil ay bata pa lamang ako nun. Isang hapon, ay nanghuhuli kami ng isda sa ilog. Kasama ko nun si Ning Ning. Doon kami pumunta sa parte ng ilog na kung saan nagtatagpo ang tubig alat at tubig tabang. Hapon na nun. At medyo mababa ang tubig. Habang nanghuli ako, gamit yung lambat namin, ay tinawag ako ni Ning Ning. "Baldo! Ilika, bilis! Pero huwag ka maingay ha." Tawag sa akin ni Ning Ning na medyo pabulong. "Ano ba yun?" Sagot ko. Sabay turo ni Ning Ning dun sa parting dulo ng ilog. Hindi ko pa ito masyadong maaninagan dahil nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Kaya lumapit pa kami ng konti. Ngunit dahan-dahan kaming lumapit. At medyo patugo kaming sumilip. May nakikita akong matandang lalaki. Ngunit kakaiba ang itsura nito. Hindi pangkaraniwan dahil ang tayo-tayo ang buhok nito. Maya-maya pa ay nagsalita si Ning Ning. "Si lolo yan. Yan yung lolo ko." Sabi ni Ning Ning. Kaya nagulat ako. "Ha? Hindi naman ganyan itsura ng lolo mo ha. Paano naging ganyan lolo mo?" Sagot ko. At nang pagmasdan ko pa ito ng matagal-tagal, medyo namumukan ko nga. Siya nga ang lolo ni Ning Ning. Ngunit nag-iba talaga ang tsura nito. At nag-iba ang pangangatawan. Kagaya ng nasabi ko kanina, ang buhok nito ay parang naging tayo-tayo na antigas. Maya-maya pa'y nagsalita muli si Ning Ning. "Tingnan mo lang si lolo. Tingnan mo kung anong gagawin niya." Sabi pa ni Ning Ning. Kaya ako'y nagmasid at nagmanman habang nakatago kami. Habang pinagmamasdan namin ang lolo ni Ning Ning, ay tumutuwad-tuwad ito sa gilid ng ilog na hindi ko malaman kung bakit.
Nakatuwad ito ngunit wala siya sa tubig. Nasa gilid lamang siya. Tumutuwad-tuwad ito na parang may ibinubulong at may iniihip sa hangin. Kaya lalo kong nagtaka. Sa kabila ng kakaibang itsura ng lolo ni Ningning, ay kumikilos pa ito ng kakaiba. Hindi pang karaniwan ang galaw nito. Kaya parang gusto kong matawa. Pero kinikilabutan din ako. Maya-maya pa, ay biglang may umahon mula sa ilalim ng ilog. Mukhang malaking isda ito o hayop dahil naglilikha ito ng maliliit na alon habang papunta sa gilid ng ilog kung nasaan ang lolo ni Ningning. Habang papalapit ang nilalang na ito, ang hayop o isda na ito ay tila naggagaling sa gitna ng ilog. At habang papalapit ay napagtanto ko na ito ay isang napakalaking buwaya. Ang laki nito. Muntik akong mapasigaw sa takot. At sa laki nito, halos sinlaki ito ng bangka na pangisda sa laot. Nakakita na ako ng buwaya ngunit hindi ganyang kalaki. Napaatras ako sa aking kinauupuan ng mga sandaling yun. Maya-maya pa ay umahon ng buwaya mula sa tubig at lumapit ito sa lolo ni Ningning na tila sumusunod ito sa kanya. Ilang sandali pa ay tila hinawakan ng lolo ni Ningning ang nguso ng buwaya at inapakan ito sa ulo hanggang parang tumulay ito papunta sa likuran nito. At sa lapad ng buwaya na to, ay pwede pang mahiga ang lolo ni Ningning sa likuran ng buwaya na to. Ilang sandali pa, ay tumayo na si Ningning. At nakangiti itong tumakbo papunta sa lolo niya. Kaya nagulat ako. At tila sasakay din si Ningning sa likuran ng malahiganting buwaya na yon. Ngunit bago ito sumampa dun, ay lumingon ito sa akin at tinatawag ako. Kinakawayan ako ni Ningning na parang isinasama ako. Kaya hindi ko alam ang isasagot ko. Halong nervyos at pagkamangha ang aking naramdaman. Ngunit may isang parte ng aking isipan na gusto kong sumama. Lika na, Baldo. Sama ka na. Babalik din tayo. Tawag sa akin ni Ningning. Nang pagkarinig nun, ay may sinabi sa kanya ang kanyang lolo. Hindi ko na yun narinig, ngunit pagkasabi nun, ay kaagad-agad na tumigil na sa pagtawag sa akin si Ningning at sumampa na ito sa higanting buwaya na yun. Nasa likuran sila ng buwaya at ang buwaya ay lumusong na sa tubig. Nasa likuran lamang sila at tila hindi nasasayaran ng tubig ang magluno. Para silang nakasakay sa isang malaking bangka. At sa kalagitnaan ng kanilang pagpunta palaot, ay bigla na lamang silang nawala sa aking paningin. Halo-halong pagkamangha, takot at tuwa para kinining ang aking naramdaman. Kaya nagtatakbo ako pabalik sa amin. Pagka-uwi ko ay kinuwento ko yun sa aking mga magulang. Doon ko pa lamang nalaman na matagal na daw usap-usapan yan sa aming baryo. Ngunit wala naman daw ginagambala ang pamilya nila Ningning kaya hinahayaan lang. Isang linggo makalipas ang pangyayaring yun,
ay muli kaming nagkita ni Ningning at napagkwentuhan namin ang malaking buhaya na yan. Ang sabi daw ng kanyang lolo, kapag kinakailangan nilang pumunta sa mga karatig na probinsya, kagaya ng Romblon, Masbate, yun daw ang ginagawa ng lolo niya. May mga angkan din daw sila na nasa parting yun. At sa layo nun, ay mahirap daw yung puntahan kung di sa pamamagitan ng pagsakay sa buhaya. Pagkalipas ng ilang buwan, ay nagkaroon ng isang insidente sa aming baryo. Mayroon daw isang buntis ang kamuntik-muntikang inatake ng isang aswang. At dahil doon ay galit na galit ang asawa nito at mga kaanak. Hindi malaman kung sino ang umatake, pero ang hinala ng mga taga sa amin ay ang pamilya yun nila Ningning. Kaya pinagbawalan akong pumunta ng aking mga magulang kila Ningning. Ngunit sa kabila ng tagubilan ng aking mga magulang na huwag pumunta, ay sinuway ko ang utos ng aking mga magulang at pumunta ako sa kanila nang hindi nagpapaalam. Nakausap ko si Ningning. At ang sabi sa akin ay hindi raw nila kaanak yun. At hindi raw nila magagawa yung mga ganung bagay. At hindi taga sa amin ang umatake na yun. Taga ibang lugar daw yun. Ngunit para lang matahimik ang haka-haka ng aming mga kabaryo, ay sila na lang daw ang lilipat. Sumunod na araw, ay umalis na ng baryo namin sila Ningning at iniwanan na lang ang kanilang bahay doon. At simula nun, ay hindi ko na muli nakita pa si Ningning. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang po magpasalamat sa lahat mo ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat mo ng ating tagapakinig, mga subscribers po, mga silent listeners, maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out ang Rema Tagalog dyan po sa Cebu. Shout out po sa inyo. Shout out din po kay Boss Tikya. Shout out din po kay Boss Mary Tales. Isa po sa magaling namin female narrator. May time po bisita niyo po sa channel niya. Mary Tales po. Shout out din po kay Boss Dimple Sumi. Shout out po sa iyo, Boss. Shout out din po kay Boss Vinci Maya. Boss, shout out po. Maraming salamat po, Boss. Shout out din po kay ang manunulat. Shout out sa iyo, Boss. Kay Boss Jesse Francisco. Shout out po sa iyo, Boss. Shout out din po kay Boss Reynaldo Silong. Shout out po sa inyo, Boss. Shout out din po kay Boss Louis J. Soriano. Boss, shout out po. Shout out po kay Boss Red Rosal. Shoutout po. May time po kayo. Bisita na po sa vlog niya. Red Rosal. Alagad ni Red Rosal. Shoutout po sa inyo, Boss. Shoutout din po kay Ma'am Gina Terrazona. Shoutout po. Kay Boss Cho GD. Shoutout po sa inyo, Ma'am. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm. Diyan po sa Hamburg. Shoutout po. Shoutout din po kay Sir Alex of Southern Mindanao. Creepy Experience. Shoutout po sa inyo, Boss. Shoutout din po kay Ma'am Sarah Brightman. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Choco Fudge. Shoutout po. Shoutout din po kay Jay Darang. Shoutout po sa inyo, Boss. Kay Boss Edward Balilin. Shoutout po sa inyo, Boss. Shoutout din po kay Boss Jamir Ferolino. Shoutout po sa inyo, Boss. Kay Boss Dark Dream Valley. Shoutout po sa inyo. Bisita rin po sa channel po ni Boss Dark Dream Valley. May time po kayo. Shoutout din po kay Ma'am Sarah King. Shoutout po kay Ma'am Riz Flor na Pizza. Shoutout po sa inyo, Ma'am. Ingat po kayo dyan. Shoutout din po kay Sir Bobby Gonzalez. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez. Shoutout po kay Boss Leo Alcantara. Boss, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Jopay Bertulfo. Shoutout po kay Ma'am Angel Llorente. Shoutout po sa inyo, Ma'am. Shoutout din po kay Boss Sai 1986 Vlog. Shoutout po.
Shoutout din po kay Ma'am Joy Iglia, dyan po sa Japan. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Rose Olalia, shoutout po. Kay Boss James, James Channel, shoutout po sa inyo, Boss. Kay Ma'am Amelia Letunua, shoutout po sa inyo, Ma'am. Kay Boss Digi and George, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Liza Arcega, shoutout po sa inyo, Ma'am. Kay Boss Remy, Remy's Kapampangan Recipe, shoutout po sa inyo. May time po kayo, visitor po sa channel po ni Boss Remy. Magandang channel po, marami po kayo matututunan lutuin. Shoutout din po kay Tata Estong, Nestor Bauyon, shoutout po sa inyo sa London. Shoutout din po kay Boss Best Mads, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po sa inyo dyan. Kay Ma'am Mary Asila, shoutout po. Kay Ma'am G2 Dao, shoutout po. Kay Boss Raymond Glover, Boss, shoutout po. Kay Ma'am Aubrey Delgado, shoutout po, Ma'am. Regards po sa inyo, sa family, tsaka sa husband niyo po. Shoutout din po kay Boss Owen and Sarah Official, shoutout po sa inyo, Boss. May time po kayo, bisita rin po sa channel po. Owen and Sarah Official. Shoutout din po kay Boss Dark Files PH, isa po sa magaling naming narrator, bisita na po sa channel niya, Dark Files PH po. Shoutout din po kay Boss Jack Sparrow Vlogs, bisita po kayo sa vlogs po ni Boss Jack Sparrow, kapirata, laugh trip po sa channel po ni Boss Jax. Shoutout din po kay Boss Dread Mabanag, Boss Dragon Saloon, shoutout po sa inyo, Boss. Kay Ma'am Carmelita Mabanag, shoutout po, Ma'am. Shoutout din po kay Ma'am Lira Stan, shoutout po. Kay Boss Iron Chris Ranke, shoutout po sa inyo, Boss. Kay Ma'am Tita Sareno, shoutout po. Kay Boss Freya, Freya's Channel, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Maria Lizelle Baro, shoutout po sa inyo, Ma'am. Ma'am Eriza Miguel, Ma'am, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel, shoutout po sa inyo, Ma'am. Ingat po kayo dyan. Shoutout din po kay Boss Cram Ice Cream, shoutout po sa inyo, Boss. Kay Boss Jovan Pase, dyan po sa Pasig, shoutout po sa inyo, Boss. Kay Boss Kitchen Project, shoutout po. Shoutout din po kay Clouds Jap Travel, shoutout po sa inyo, Boss. May time po kayo, bisita na po sa travel vlogs po ni Boss Jap. Shoutout din po Boss All About Lou, shoutout po sa inyo, Ma'am. May time po kayo, bisita po sa channel po ni Boss All About Lou, yung buhay po nila sa Japan po. Shoutout din po kay Boss Russell Ferreras, shoutout po kay Ma'am Elena Jimenez, shoutout po sa inyo, Ma'am. Kay Boss John Reynolds Zacate, shoutout po sa inyo, Boss. Shoutout din po kay Boss Anonymous Recounter, isa po sa magaling naming narrator. May time po kayo, bisita po sa channel niya, Anonymous Recounter. Shoutout din po kay Boss Yang's Life, Boss Yang, shoutout po. Tsaka bisita rin po ang channel po ni Boss Yang, yung buhay po nila, daily life po nila, daily vlogs po nila sa Japan din po. Shoutout din po kay Filipina Jazzy, shoutout po sa inyo, Boss. May time po kayo, bisita rin po ang channel po ni Boss Filipina Jazzy. Shoutout din po kay Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa mga kalapate, loft po, bisita po sa channel Kamandag Pigeon TV. At shoutout din po kay Boss John Aforo. Sa mga hindi ko po nabanggit, bawi po ako next time kung naibigan po ninyo ang ating kwento. Pakihit lang po ang like button, pati na din po ang subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming maraming salamat po.